Magandang araw! Magaling panlipunan sa ika-anim na baita. Ang inyong guro, Mary Rose R. Sandor. Tayo magbalik-aral. Ano ang larawang ito? Magaling! Kilusang propaganda. Ito kaya? Tama! Sigaw sa pugad lawing o sigaw sa balintawang. The Heroes Convention. Sangguni ang Magdalo ni Aguinaldo. Sangguni ang Magdiwang ni Bonifacio. Alam mo ba ang pakahulugan ng simbolo ito? Magaling! Ito ay sumisimbolo sa kababaihan. Ang isang bilog na may maliit na krus sa ilalim ay karaniwang ginagamit upang simbolo ng kababaihan. Dahil ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa mga babaeng magigiting na nakipaglaban upang makamit ang ganap na kalayaan ng Pilipinas. Layunin. Natatalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino. At ito ay may code na 86-PMK-IE-A. Ilan sa mga larawan ng mga babaeng magbiting na nakipaglaban at kabilang sa hukbo ng Rebolusyon. Teresa Magbanwa. Kilala sa tawag na Naiisa. May titulong Visayan Joan of Arc para sa pamumuno sa revolusyonaryong hukbo sa labanan sa Barrio Yating, Pilar Capiz, paalinsunod sa bayaning Pranses na namuno sa Bahid Ibaka laban sa mga Ingles sa Orleans, France noong 1742. Ang nag-iisang babae sa kasaysayan ng kabisayaan na namuno ng mga mandirigma laban sa mga sundalong Espanyol at Amerikano. Trinidad Bexon, ang Bulakenya, tinaguri ang ina ng biyak na bato. Dahil sa kanyang tapang, napabilang siya sa mga labanan sa San Miguel, Gulugud Baboy, San Jose, San Rafael at Zaragoza. Habang nasa biyak na bato, nilagaan niya ang mga sugatang revolusyonaryo. Pinansagang ina ng Red Cross sa Pilipinas para sa kanyang paglilingkod sa mga kasamang katipunero. Tinugurian din siyang Mother of Mercy. Inirang siya ni Emilio Aguinaldo bilang quartermaster, tagapangalaga ng supply ng pagkain, bala at iba pang mahalagang gamit na hukbo. Napalaban din siya kalaunan sa hukbong Amerikano sa mga labanan sa Bulacan at Mabon. Melchora Aquino, ina ng Katipunan. Itinuturing siyang ina ng Rebolusyong Pilipino, ina ng Balintawak. Naglingkod at nagtanlong sa mga Katipunero noong himagsikang 1896. Nagpakain, nagbigay ng gamot at inalagaan ang mga sugatang Katipunero. Ginawa niya ito sa edad niyang 84. Dahil sa kanyang ginawa, tinatapon siya ng mga Espanyol sa Guam. Gregoria de Jesus. Siya ay asawa ni Andres Bonifacio. Kinaguri ang bilang nakangguni ng Katipunan. Kilala din sa bansag na Orang Dampuan. Siya ay nagsilbing taga-ingat ng mga mahalagang dokumento at kasulatan ng Katipunan. Pangalawang pangulo ng kababaihang kasabi sa Katipunan. Josefa Rizal.
Nahalal bilang pangulo ng mga babae sa Katipunan. Kilala sa bansag na Pangoy, isa sa mga orihinal na miyembro ng Katipunan. Tumulong sa pagtago ng mga kagamitan ng mga kalalakihan sa labanan at siya po ay kapatid ni Dr. Jose Rizal. Marcela Agoncillo. Siya ang pangunahing tagahagi ng una at opisyal na watawat ng Pilipinas na ginamit ni Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898. Asawa ng diplomatikong si Felipe Agoncillo at tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas. Marina Dizon Santiago. Kauna-unahang babaeng kasapi ng Katipunan. Umanib sa Katipunan noong 1893 ng kanyang lihim na patuklasan ang pagiging kasapi ng ama sa Katipunan. Pinangunahan niya ang estratehiyang pag-awit at pagsayaw upang ilihi sa mga Espanyol sa gaganating pagpupulong ng mga Katipunero. Siya po ay pinsan ni Emilio Aguinaldo. Patrocinio Gamboa. Siya ang tagapag-ingat ng watawat ng revolusyonaryo ng Visayas. Nakilala siya sa tawag na Tia Patron at Bayani ng Haro. Naging espiya at tagahatid ng mensahe ng revolusyon. Naging isa sa mga naging revolusyonaryong gumulo sa Iloilo at nagsilbi pang intelligence worker sa mga laban sa Espanyol. Agueda Kahabagan. Nakilala bilang natatanging babaeng general sa himagsikan. Namuno sa hukbong revolusyonaryo sa labanan sa Laguna. Kilala bilang Joan of Arc ng Katagaligan. Hilaria del Rosario Aguinaldo. Siya ang unang asawa ni General Emilio Aguinaldo. Kiniguri ang pinaka-first lady ng Pilipinas. Unang honorary president ng Philippine Red Cross noong 1899. Nagtatag ng Ihas de la Revolusyon, na ngayon ay kinala sa tawag na Philippine Red Cross, nangalap ng mga gamot para sa mga sundalong Pilipino. Tinatag niya ang Asosasyon de Damas de Cruz Rojas sa Malolos, Bulacan. Gregoria Montoya. Nanguna laban sa tulay sa Kaleo sa Cavite. Sumabi sa Magdalo sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo. Gabriela Sinang, nanguna sa kilusan ng Katipunan sa Ilocos, asawa ni Gregorio Sila. Unang babaeng martir dahil sa kanyang katapangan at kagitingan para sa kapakanan ng bayan. Yeseria Marela Villa Vicencio. Siya ay mula sa isang mayamang pamilya sa Taal, Batangas at asawa ni Don Eulalio Villa Vicencio na taga-suporta ng himagsikan. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, pinagpatuloy ni Aling Eryang ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa himagsikan. Ang kanyang pinakamalaking naiambag ay ang SS Bulusan, isang barko na tagahatid ng pagkain para sa mga revolusyonaryo. Sino-sinong muli ang mga babae sa Katipunan? Magaling! Rabela Silang. Melchora Aquino. Marina Dizon Santiago. Josefa Rizal. Patricinio Gamboa. Gregoria de Jesus. Teresa Magbanwa. At Trinidad Texon. Sila ay ilan sa mga babae kasapi ng Katipunan.